Ngayon mga kaibike, magandang araw sa atin lahat. So itatakbo natin tong RK09 na version 2 na deal to ng branch natin sa Marikina. So idediretso natin to ng Tondo. So i-prepare lang natin. After natin i-prepare, tatakbo na natin siya ng Tondo. So sa mga customer na gusto mag-avail, visit lang kayo sa Red Kingdom e-bike. So ayun mga kaibike, salamat sa mga patuloy na nagtitiwala sa Red Kingdom e-bike and God bless. Kaibike, nasa biyahe na nga tayo. So, papunta tayo ng Tondo dito sa May Manila. So, nasa Las Piñas pa lang tayo. So, mag-shortcut tayo dito para medyo mabilis ang biyahe natin. So, mga kaibike, samahan nyo kami. Deliver natin tong RK09 na version 2. So, upgraded na to. 1,200 watts na siya. And then, yung reverse cam, meron na rin siyang reverse cam na naka-built-in. So, may mini pan na rin yan. So, ayun, sa mga gustong safe sila araw-araw sa biyahe. Hindi sila makikipagsiksikan. Kasi, sa panahon ngayon, pandemic pa rin hanggang ngayon eh. So, maganda na yung nakakasigurado tayo mga kaibike. Hindi tayo makipagsiksikan sa mga pampasaherong sasakyan. So, mga pampublikong sasakyan. At least ito, solo kayo, wala kayong kasamang iba, kayo lang. So safe kayo. Siyempre lalo ngayon, grabe yung mga virus na dumadating ngayon, mga ano, talagang napaka ano na virus. So iba pa rin ang may e-bike, mas makakatipid ka. At the same time mga ka-e-bike, safe kayo sa virus. So ayun, again, sa mga gusto mag-avail ng RK09, message lang kayo sa Red Kingdom e-bike, Facebook page account. Nag-pre-deliver tayo along Metro Manila. So ayun, maraming salamat sa mga patuloy na nagtitiwala at sa mga magtitiwala pa sa Red Kingdom. So let's go mga ka-e-bike, samahan nyo kami, i-deliver natin to sa Tondo. So let's go mga ka-e-bike. So ayun mga kaibike, nandito na tayo sa May Tondo. So dito tayo sa May Pier ngayon mga kaibike, medyo kapita. So medyo malapit-lapit na rin naman tayo sa bahay ng customer. So ayan, nandito lahat ng mga container na galing ng ibang bansa ng ano, mga shipping, yan, nandiyan lahat. So dito tayo sa May Pier. Ayan, nakikita nyo lahat ng container, lalaki. Daming truck dito, lalaki mga kaibike. Nakakatakot bumiyahe. Ayan, lalaki ng mga truck. So, medyo malapit-lapit na tayo sa bahay ni customer. So, konting kembots na lang. Nakakarating na rin tayo. So ayun mga kaibike, nakarating na tayo dito sa bahay nila sir. So i-demo natin sa kanila kung paano i-operate yung RK09 na version 2. So demo natin kila sir. So sir, i-demo ko lang din kung paano po siya i-operate. So 2-way to carry po siya. Pwede po siyang i-start sa susi and then sa remote. Sa remote naman sir, double tap lang yung thunder sign. Yan sir, start na po siya. Pag piniga po yan, under na po yan. Pag papatayin nyo naman po siya sir, unlock sign lang, yung pinakataas. Pag activation ng alarm, isang pindot lang din sir. So once na ginalaw po yan, automatic mag-alarm siya, then maglalak po ng kusa yung gulong. Pag deactivate ng alarm sir, yung unlock sign lang lagi, ang off. Ayan po. Sa susi naman sir, ito po, dalawa po siya. Yan. So pipitin nyo lang din siya pa kanan. Then mag-i-start na po yan.
Tapos sa mga switch niya, sir, ito po, signal light. Harap likod meron po yan, sir. Apo, ito po yung switch. Kaliwa, meron din po. Tapos kapag magpa-park kayo or babagal kayo ng takbo, pwede kayo mag-hazard, sir. May hazard function po siya. Yan po yung black. Sir, tanggalin ko ah. Naghirap huminga eh. Tapos pagpapatay nyo, doon lang din po yung switch niya. Then sa wiper naman, sir, yan po. Tapos kung babiyahe kayo, sir, medyo mainit, meron na po siyang mini fan. Yan. Pwede nyo po siyang i-steady, sir. At saka adjustable naman po yan, sir. Pag in-steady, sir, ito lang. Naka-steady na po siya. Yan po. Pwede nyo po siyang pihit-pihitin, sir. Tapos, yung headlight natin, sir, ito po yung switch ng headlight. Yung red po. Yan. So, once na-inon po natin yan, automatic, naka-on din po yung taillight natin. Pag-inon mo yan, on din ang taillight. Yes po, sir. Apo. Tapos, kapag inon po natin yung ignition, sir, sumasabay po yung daylight niya. Automatic naka-on po talaga to. Kahit araw. Kahit araw po. Kumbaga, safety features na lang din. Tapos sa reverse, pag sinwitch po natin yung reverse natin, sir, automatic mag-on po yung reverse cam natin. Yan. So, kita nyo po yung likod. Kapag nag-drive tayo, busa po siyang mamamatay. Tapos, meron din po siyang 3-speed. So, 1, 2, and 3. So, yung 3, sir, yun na po yung pinaka-mabilis niya. Pero kung dito-dito lang naman, sir, mas okay kung naka-1 lang tayo. At ulit ko lang, Jomar. Yes po. Itong sa reverse, ito. Yes po, sir. Pag pinindot mo, yan na. Mag-on po yung reverse niya, yung pump. Mag-on yung reverse niya. Pero pagka forward ka na, patayin mo na lang. Mamamatay po yan. Mamamatay po sa? Pag sinitch nyo po yung drive. Ayun. Yan. Drive na yan. Apo. Pagka reverse, pipigayin nyo lang din, sir. Atras po siya. Pag drive, ayan. Tapos, yung... Pagpahon kailangan press? Yes po. 3 or 2. Mga ganun, sir. Pagka nangihingi yung pinaka-differential niya, dagdagan niya, sir, pagka ganun. Pero mga dito, mga 1 lang, sir. Dito-dito lang, 1 lang, sir. Saka ngayon pa lang mag-drive na bike. Madali lang naman matutunan yan, sir. Lalo kapag ka nagmumotor kayo. Ang tatantsahin mo lang dyan, sir, yung ano, yung lapad. Pakituro mo nga ulit, sir. Ito po yung hazard natin, sir. Ano pong ginagawa ulit yan? Yan, sir. Halimbawa, magpa-park po kayo or babagal kayo ng takbo, pwede nyo pong gamitin yung hazard. Apo, sabay po kasi yan eh. Parang siya yung sign na ano, mabagal yung takbo nyo para iiwas sila sa inyo. Okay. Parang sasasakyan din po. Yung switch na yan, sir, wiper po yan. Yan, sir, abang yan, sir, kung sakaling may additional ka na switch. Yan. Okay. Yung ano niya, yung busina. Busina, sir, ito. Tapos, meron siyang brake. Ito yung brake natin sa likod. Ang sakop lang nito, sir, dito lang sa kaliwa. Ang foot brake na to, ito yung pinaka-main brake natin. So, once sinapakan nyo po siya ng sagad, automatic po yan, full stop. So, advice ko lang, sir, parang sasakyan lang din yung gawin nyo, sir. Mabawa, nasa high speed kayo, gusto nyo mag-slow down, tap-tap lang din, sir. Huwag nyo po siya laging tatapakan ng biglang sagad na gano'n. Mas advisable kung ano lang, piga-piga lang din. Ganun din sa mga brake dito, sir, sa kamay. Pero pwede nyo sabay mo dito yung brake na to? Pwede naman, sir. Halimbawa, sabay yung harap tsaka likod, pwede po yan. Pero kung gusto nyo ano lang, mild lang, pitik ng harap, tas pump ng likod. Mararamdaman nyo naman po yun, sir, medyo bumabagal-bagal siya. Yan naman, sir, yung handbrake po natin. Yan. So, once na inangat po natin yan, di na po aandar yan, kahit itulak siya. Ginagamit din po siya, sir, sa mga parking area na mga naka-slope. Para at least hindi siya bababa. Hindi siya aatras.
So, kung i-release naman po natin siya, sir, pindutin lang po natin to. Yan. Ito po, opo. Pagka iaangat, sir, kahit hindi na po. Pagbababa, sir, pindutin nyo lang. Yan. Tapos, alalay lang din yung hatak kasi cable siya. Brake, handbrake cable po yun. Angat, tapos pindot. Yan. Tapos, yung mga compartment naman natin, sir, ito po yung susi ng ignition, same lang po sa compartment. Ito yung sa battery, sir. Ayan po yung battery natin. Ito yung mga papers na yan. No need na tanggalin na yan naman, sir, kung may extension naman po kayo. Sa charging, nandito naman po sa labas yung pinaka... Pwede tanggalin yan. Pwede po, sir. Kapag wala ka extension. Bubunutin nyo lang to, kaso may kabigatan po siya. Bubunutin lang. Pwede ba? Ito, sir. Bubunutin nyo lang to. Ito, sir. Yan, sir. Tapos, pwede nyo pong dito erecta yung charger. Apo. Pag hindi naman, dito nyo po siya i-charge. Madali na ba bunutin yan? Yes po, sir. Hatakin nyo lang po yan. Hatakin nyo lang po. Pag ibabalik nyo, sir, ganyan lang din yung forma niya. Yan. Ito, kaya gusto mo dito, ito. Yan po, apo. Tapos, bubuhatin mo na lang. Yes, sir. Nga lang, medyo may kabigatan. Kahit ako, nananakit balkan ko dyan eh. Gano'ng kalayo po yung kaya niyang takbuhin kapag puro yung battery? Simula Marikina hanggang dito kaya, sir. Tapos gano'ng siya katagal kina-charge po? Pag drain na drain siya, sir, maximum charging natin, 10 hours. Pero kung hindi naman siya totaling drain, kahit mga 8 hours po. Pero hindi po siya recommended na lagi ko dinedrain, no? Yes, sir. Mas maganda kung hindi nyo siya i-drain. Yun lang ang na full charge. Bali, ang full charge niyan, sir, lalabas po dyan sa indicator niya. 67 or 65. Yeah, katulad yan. Niyan. 60 volts. So, nabawasan siya ng konti, sir. Pero hindi siya totaling full kasi factory charge po yan. Yung battery. Bago po kasing assemble yung battery. So, ibig sabihin yan, pwede na i-charge siya. Kung lalayo kayo, sir, okay lang naman. Dadagdagan nyo yung battery. Okay lang naman, sir. Pwede bang basta ka lang magdagdag? Basta, sir, wag lang lagi. Kasi para po siyang tubig din na pinakukulan, yung pinaka-lead acid niya sa loob. Okay. So, nag-i-evaporate siya pag laging ganun. So, 67 ang full. Yes po. Charge. 67 or 65 lalabas dun, sir. Ang lobat niya, sir, nagre-range po yan ng 43. Pero, ano na yun, sir, ramdam nyo na po yun na pausad-usad na lang siya. Ang advice namin, sir, sa mga ganyan, at least mga 54 or 55, charge nyo na po siya ng 8 hours. Kasi voltage po yan, eh. Voltmeter po yan ng battery. Okay po. So, kung mababawasan lang siya ng mga dalawa, tatlo, huwag mo na munang i-charge. Opo, sir, mas maganda. Tapos sa charging naman, sir, for example, chinarge nyo po siya, kailangan continuous, tuloy-tuloy. Huwag po yung bubunutin nyo, tapos gagamitin nyo, taksak nyo ulit, huwag ganun. Tapos ito rin po yung compartment sa likod. So, ito po yung charger natin, sir. Ito naman po yung trapal. Kung gusto nyo pong gamitin, madali lang naman po siya ikabit. Susukbit nyo lang dito, sir. Naka-velcro lang po yan. Ito po. May butas po yan dyan, sir. Lulusot nyo po yan dito palabas. Parang igaganon nyo lang siya. Apo. Tapos, ito naman po yung previous natin, sir. Ang lusot niya dito galing sa loob. Apo. Pwede rin dito sa labas, pwedeng dyan. Lulusot lang dito sa ito. Apo. Ito naman yung previous natin, sir. Ano po to? Parang kalan. Ito, previous na rin natin, sir. Opo. Tapos yan, sir, kung may mga ilalagay kayo, malaki yung space niya. The same time, may extra basket pa po siya sa likod. Tapos ang change oil natin, sir,
every kung araw-araw pong gamit, at least 2 months or 3 months. Apo, para maiwasan po natin matuyuan yung langis. Bali yung oil niya, sir. Andito po yung pinaka-gear niya, sir. Eh. Ayan, sir. Ito po yung pinaka-drain plug niya. Ito po. Ayan, sir. Apo. Magsasalin kayo, sir. Dito lang sa taas din. Ito po. Apo. Okay. Ano ba ang ano yan? Langis? Kahit ano lang, sir. Yung mga gear oil. Opo. Gear oil lang, sir. Kahit 100 ml po. Tapos, ito yung charger natin, sir. So, yung charger natin, sir, medyo masaylan siya. So, iwasan na lang din natin siyang mabagsak or mabasa. Tapos, same lang din, sir, parang, ano, rice cooker. May pattern naman po siya. Hindi kayo mahihirapan magsaksak. Yan lang, sir. Sasaksak nyo lang po siya ng ganyan. Tapos, magre-red po to. It means charging po. Pag nag-red po siya, nag-charge na po yan. Pag nag-green na po yan, sir, full charge na po. Tapos, may pan po siya. So, no worry kayo sa mga overheat. Tapos, yung mga covered ng warranty natin, sir. Battery, charger, yung pinaka-controller niya. Then, yung My Bike Another Customer Satisfy. Maraming salamat kila, sir. Parang, sir. Sir, ano po pangalan niyo ulit? Danilo. Sir Danilo. So, kay Sir AG. So, nandito tayo ngayon sa May Tondo, Manila. So, maraming salamat po sa inyo sa pagtiwala sa Red Kingdom. God bless po. So, ayun, mga kay Bike. Peace out.